Good morning, Sophie. Darling, wake up. Nanay? No, it's your tita, Lucy. Sleepy ka pa ata? Oh. Sorry, tita. Yes. Namimiss ko rin si ate. Well, Sophie, nabanggit kasi sa akin kahapon ni Miley na you feel something weird. I hope wala kang tinatry na kung ano-ano just to be cool. Like, alcohol? Drugs? Of course not, tita. I'm okay na. I don't do drugs or alcohol, I swear. Sophie, I know that you're still upset sa nangyari sa father mo. Pero tatandaan mo ha, nandito lang kami. Thanks, tita. And sorry ulit kagabi, ha. Okay lang yun. Naghahanap na ang tito mo ng bahay. And I'm really excited. Well, anyways, it's Saturday. It's girl bonding time. Di ba maganda naman kung lalabas-labas tayong mga girls? Where to hang, tita? Shopping sa mall. Sophie, look! Bagay sa'yo. Yes! Nice! And I think it's cute if we have matching dresses. So cute! Diba? Wait, I'll check kung may smaller sizes sila, ha? Okay. Okay. Hey, cuz. Nasabi mo na pala kay tita na yung about yesterday? Ano dun? Nasabi mo sa kanya na you think umiinom ako and I'm on drugs? Oh, that. Cuz, concerned lang naman ako sa'yo eh. But the thing is, hindi ako umiinom and mas lalong hindi ako high. Talaga? Mukha kayang paranoid. Kayo na pa kita napapansin na palingon-lingon dyan, no? I'm just looking for a nice dress. Girls? Let's go. Let's fit na. Oh. Okay? Let's go. Mom. Thank you. Mom. Wait lang, Mama. Okay. Oh my G. Sana may matapos na sa dressing rooms. Baka nandito na naman si weird guy. Mind reader, stay away if you're reading my mind right now. I need a 4 to 5 bedroom house. Kung may backyard, okay sa akin yun. A pool is an option, but it really doesn't matter. It depends kung sa price quotation mo. Noted yan, sir. Kailan nyo po babalak mag-move in? As soon as possible, Art. Sophie, look. Pretty, tita. You're so fab, Mom. Bagay sa akin, hindi ba? Yes. I like the color. I'm sure pagkakamala naman tayong mag-sisters. I know, right? Miss, tatlong scoops ng durian ice cream. Okay pa. Sophie, try this. Durian ice cream, cuz. Thank you. Nice, no? Cheers! Cheers! Miley, sana may nabibiling fresh nito, no? I think meron sa grocery, kaso nakapack na. Talaga? Let's buy. Tara, matutuwa si Dad.
Taba na naman ako na so. Okay lang yan. Don't be sad. You're not alone. Ay, na wrong scent pa to. Di mo naman ako pinapansin eh. Don't tell me ikaw si G. Kung balak mong i-block ako, hindi yun posible. You're so kulit. Di mo kasi ako pinapansin. May signal pala sa heaven. My signal is unlimited. Okay. Unsubscribe only kulit. Huwag magsayang ng food. Masarap naman ang durian ice cream, ah. Sorry ah. Alam mo naman. May mga taga-call center sa umaga kami mga party. Ha? Ewan ko sa'yo. O sige, magbihis ka na muna doon. Sige po, pero tawagan ko muna si Labby Dubs kasi alam mo na, long distance relationship kami. Mag-iba lang kayo ng oras. Long distance relationship agad? Eh mga kasi, pang-umaga siya tapos pang-gabi ako, di ba? Eh di ba mas mahirap yung alam nyo na nasa isang lugar kayo, pero pinag-iwalay naman kayo ng oras tsaka panahon. Nako, madrama. Sige, ewan ko sa'yo. O mag-ano ka na? Eh, bihis ka na, umitip diba? Ka muna. Pagdating sa LDR, kayo ni Daddy idol ko. Daddy! Ano yan? Ano lang, Ben? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Wala ba tayong chibog dyan? Eto nga, nagluluto ako. Eh, di pa ako nakaka-start. Sige, pahinga ka muna. Okay. Lizzie, tulungan mo naman si Mami. Ikaw, kunwari ka lang gumagawa ng assignment eh. Ayaw mo lang mautusan eh. Gumagawa po kaya ako. Oh, tulungan mo si Mami, dali. Hanapin mo yung kaserola. Hanapin mo yung kaserola dyan. Ito. Oh! Okay. The nerd is in the house! Hey, American boy. Yeah, Gabby. Alam ko nasan yung kaserola ko. Ah? Nandito mo, oh. Kasi nung umuulan kayo, nung ako ito dahil may pumapasok sa bubong, eh. Pero, huwag kang mag-alala dahil ngayon, nagpatulong na aking mga dome, eh. Kasi kasuhin niyo. Ako kaya, ano kaya maitutulong ko? Daddy! 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 Is this a joke or something? Nagbibiro ba ako? Magiging masaya ka ba? If nakikita mo ako ngayon, nakasmile ba ako? Hindi ka nakangiti. Pero madalas, ibang nakikita sa nararamdaman. Ikaw din ba yung guy sa elevator? I like it. Ay, ang cute ng name mo. Naniniwala ka na? I don't believe you. Alam ko. So stop texting me. Andito lang ako. Okay, thanks. Bye. G. Bakit, darling? May pinag
Tataguan ka ba? Wala naman. Sorry. I was just excited kasi tumawag si Teacher Ninang. Excuse me. Hello, Teacher Ninang. Hi, Sophie. Libre ka ba ngayon? I'm at the mall with Tita and Miley. Pero pa-uwi na rin po. Why? Dumating kasi si Daddy Ninong mo. Oh my G, really? Hashtag coolness! O kung wala kang gagawin, baka gusto mong bumisita. Sure po, Teacher Ninang. Sige, bye! Bye! Dumating po kasi si Daddy Ninong from abroad. Pwede po ba ako pumunta kina Teacher Ninang? Ha? Saan ba sila nakatira? Safe ba doon, Iha? Yes, Tita. I've been there several times. Okay. Pero huwag ka lang magpapalate. Okay, Tita. Thanks. Okay. Bye. Teacher Ninang. Busog pa naman ako eh. Ang dami niya na. Thanks, Daddy Ninong. Ba, syempre. Kasi baka kaya, bawasan mo na naman. Oo nga. Takaw mo kaya. Wow! Eh, as if naman mauubos mo yan, hindi pa diet ka? Syempre, basta galing kay Daddy Ninong, I'll sacrifice my diet. Gusto mo kay Bunso eh. Tatos naman ako. Sweet. Ay, ako? Hindi na ako Bunso. Siyempre, ikaw ang bunso sa lalaki. Pag sa babae, si Ate Sophie ang bunso. Nako, bakit pag hinahaligan kita sa school, nagre-reklamo ka, ayaw mo, at sinasabi mo, hindi ka na bunso eh. Kasi binats na. O, kumusta ka naman, Sophie? Ayos lang ba lahat sa inyo? Well, yesterday, something happened. Ano? Hindi ba sila okay sa'yo? Ah, hindi naman po. Okay naman po sila, Teacher Ninang. Pero, minsan ko lang sila nakikita eh. Si Tito Santi, nakikita ko lang siya when he's in Manila. So, I have to reach out. Sila na lang yung family ko ngayon eh. Okay lang yon. Maganda rin naman kasi na makikisama ka sa kanila kasi sila na rin naman ang madalas mong makakasama ngayon. Pero pag may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin, ha? Sige na, kain, kain na, kain na. Kain na. Kain. Ano ito? Hindi ito tungkol sa project natin, ah. Na-mix up yata? Ah, wala. Ipipresent ko din sana sa'yo yan, eh. Compare mo kung ano yung mas okay gamitin, yung mga luma ba o yung mga bagong gamit. Kasi di ba dati, yung mga Polynesians, ginagamit nila yung mga stars pag nasa dagat sila sa gabi para hindi sila maligaw. Bakit di natin lagyan ng compass yung do-it-yourself solar charger natin? Para useful pa rin siya kahit walang sun. Naalala ko kasi yung guidelines na sinabi sa atin ni Mr. Yano in making our project. Ano? Dapat draw, malapit sa interests natin and personal experience para hindi tayo mahirapan. Eh di ba, ikaw bilang malapit ka naman sa cellphone mo, at ako naman bilang kailangan ko magtipid kasi mahaling kuryente. Hindi, I mean dito sa ipipresent mo sa akin. Anong inspiration mo behind this? Wala. Wow! Ikaw kumain ka? Ay, natas! Huwag kang papilit. Hindi cute. Sige na. Eh kasi, nung bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan umalis ni Daddy lagi para magtrabaho. So, tuwing bago siya umalis, dadabog ako. Tapos, para patahanin ako, mga
mami ko lagi sinasabi sa akin na tumingin lang daw sa mga bituin. Kasi pag tumingin daw ako doon, makikita ko na kung nasa si Daddy. That's nice. Buti na lang, andito na si Daddy Ninong. Nandito din naman ako, Sophie. Nandito kami ng buong pamilya namin. Para sa'yo. Buong Sophie ka nga, di ba? Hey. Kamusta na kayo? Masaya naman. Ang dami ko nga napamili. Shopping relaxes me. Good. Eh, ikaw, love. Kamusta ang meeting mo sa agent? May titingnan akong property tomorrow. Don't worry. Makakahanap din tayo. Yeah, for sure. Hayaan mo. Sigurado rin naman ako maging successful yung firm namin ni Attorney Alvarado dito sa Manila. Babalik din tayo sa dati. Love, natatakot lang ako. Papaano kung matuntun tayo dito ni Mrs. Murfori? Papaano kung hindi tayo agad makabayad ng pagkakautang? Soon. Konting tisa lang. I'm sure ilang araw lalabas na rin yung resulta dun guardianship natin. Kapag tayo naging official guardian ni Sophie, malulutas na lahat ng problema natin sa pagkakautang. From heaven. I mean, from outer space. Hindi siguro, pero baka pwede na mag-Instagram. What? Bakit? Gusto ba idagdagin sa function ng project natin? Yung makapag-text from space? Mahirap yun, ha? Wala, no. Curious lang ako kung may signal doon or whatever. Siguro sa future, pwede. Sa heaven kaya may signal na? Eh kasi may napanood akong YouTube video. Curious lang ako kung totoo yun. Kasi nakikipag-usap daw sa kanya si God using different things. Ito. Something special. Talking to God is a blessing. Worth sharing. See and talk to him. Ano? You think it's possible? Posible naman. Kahit hindi siya proven by scientific method? Eh kasi diba maraming scientists na hindi naniniwala kay God? Like si Stephen Hawking. Si Edmund Halley ng Halley's Comet. 80s yun. Oo, tsaka si yung nag-invent ng iPhone, si Steve Jobs. Rumored atheist daw yun. Alam mo, lagi naman may ibang side, di ba? Yung ibang scientist naman, naniniwala. Parang si Galileo Galilei. At si Albert Einstein, nasikat dahil sa equation niyang E equals mc². Alam mo ang sabi niya? Science without religion is lame. And religion without science is blind. Eh, what if wala talaga? What if totoo yung sinabi ni Stephen Hawking na wala talagang heaven? Na it's just a fairy tale created by people na takot mamatay. Sophie, kanya-kanya paniniwala lang naman yan eh. Yung sinabi ni Einstein na quote, ako naniniwala ako dun. Pero hindi naman daw talagang mapapatunayan kung may God o wala eh. Kaya ba't hindi na lang maniwala? Wala naman mawawala sa'yo kapag nalaman mong wala pa talagang God. Pero malaki mawawala sa'yo kapag nalaman mo meron pala. Di ba? Hypothesis.
God talks to people na naka-experience ng major life tragedy. People who are in need of something to believe in. Now, it's time to test my hypothesis. Nasa heaven ka, I'm sure kasama mo si tatay at nanay. Pwede mo bang ipasa sa kanila yung phone? Pwede ko ba silang makausap? Kahit sandali lang? Please, G. Please let me talk to them. Nag-reply na si G? I hate text scammers! Ano? Akala nila manloloko nila ako. Can't believe may mga taong ganyan sa mundo. And I feel so stupid for believing this unknown texter. Sophie, ano yan? Aga-aga chocolate na naman kinakain mo. Beauty, I need my sugar rush fix. Besides, hindi mo ba alam? Scientifically proven, chocolate is the secret to happiness. Happiness, ha? Pero pag sobra, tataba ka. Tapos pag tumaba ka, madedepress ka. Tapos sasabihin mo, Beauty, I'm fat na, I'm so depressed. Kaya hinahinay lang, okay? But it makes me happy. Guys, may question ako. What if mali yung hypothesis nyo? Bagsak agad sa unang try pa lang? Well, kung isang beses mo palang nagagawa yung experiment, ulitin mo pa ng ulitin ng ilang beses para makasigurado ka. Oo nga, so diba? Baka yung first experiment, accident lang. Kaya kami ni Amy, hindi kami titigil sa pag-prove ng hypothesis namin. Parang si Miley, hindi susukuan si Harry. Hypothesis is that Harry is not into her. Hindi naman kailangan ng experiment para i-prove yun eh. Kitang-kita na si Miley lang ang patay na patay kay Harry. Hindi ba nare-realize ng mga girls na maling-mali talaga maghabol kay Harry? Totoo yan. It's like death sentence, di ba? Eh di kanino gusto niyo maghabol? Sa inyo. Too bad. Mabilis kami tumakbo eh. Baka hindi sila makahabol. Dapat ang next project natin is how to stop Miley from stalking Harry. LOL! LOL! Funny! Huh? Nothing, cuz. We were just talking about student council stuff. Ah, okay. Alam mo, sayang hindi natuloy ang lakad namin ni Harry today. Guess kung anong topic namin ngayon while waiting for Mang Dante. Harry? Harry!
100 points for Gryffindor. LOL. Grabe, cuz, kung kikilalanin mo lang talaga siya, you will like him. He's a sweet angel, actually. Really? Harry Dow is a sweet angel. Devil. Baka angel of death, LOL. He's so perfect kaya. Lagi niya akong pinapatawa, and he's very adventurous. Nililigawan ka ba niya? Someday. Or if not, ako maliligaw sa kanya. She's in love yata. I'm actually concerned about my cuz. Hayaan mo siyang matuto. You did your part. Napigilan siya. Don't worry, guys. Soon kakanta na rin niya ng bitter Taylor Swift songs. LOL. Gotta go, guys. Mang Dante's here. Miley, Sophie. Dad! Let's go. Tito? Where's Mang Dante? Nag-volunteer talaga ako para sunduin kayo to tell you about the good news. Nahuli na yung taong pumatay sa daddy mo. Actually, nakakulong na siya ngayon eh. But don't worry about it. I'll take care of him. At least, matatahimik ka na ngayon, Sophie. Sophie. I want to talk to him. Hindi pwede. Hindi makakabuti sa iyo yun. Please, Tito. I can handle it. Are you sure? Ikaw, sige. Gagawin ko ng paraan.